Sinag. Ba daw? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Sige, puntaan ko na si Trish. You're not answering my calls. Super low bat lang talaga ng phone ko, kaya hindi kita nasasagot. Ay! Tampo yung si Badong. Eh, bakit mo naman kasi iniwasan? Besi, hindi ko naman alam na halikan ako. Nabigla ako, hindi ko alam, hindi ko in-expect. Daddy Obispo, we have a little history. Huwag mong ibebenta ang kanyang sculptures. Yes, sir. Ano po kayo nahanap niya? Kalayaan. Pero na, napamahala sa akin si Sidong eh. Eh, sino bang masayang yung nakakulong? We had fun. Yun lang yun. Bakit pumatul ka? Bakit nagpakatanga ka? Kasi nga, mahal ko pa siya. May markan oh. Namumulan eh. Hindi ko kaya nagbigay na to. Pero nasasaktan ka. Tatanggalin na natin. Badong ah, bigyan mo sa akin yun, diba? Paano mo malalaman kung nasa iyo yung puso ng mahal mo? Pamilyar ka. Hello, Sunshine here. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi na matutuloy ang exhibit mo. Kinansila ni Mr. Salvador. Teka. Bakit daw? Ah, kailan na raw ulit? Hindi na. Hindi ka na raw ulit makakapag-exhibit sa kanya. Kahit kailan. Badong! Badong! Nasaan si Sidong? Pinakawalan ko na. Ha? Bakit? Nangihina na siya. Oh, eh hindi ba gumana yung gamot na binili natin? Eh di sana, nagpunta tayong vet kanina para mapaagaling natin yan. Makamalay mo, umayos pa siya. Bakit mo naman pinakawalan agad? Dinala ko na siya sa vet sinag. Hindi naman daw siyang sakit. Pero nalulungkot lang siya dahil nakakulong siya. Sinag, parang ikaw. Ano sinasabi mo? Ikaw ba yung tumawag kanina? Sinag, gusto kong maging masaya ka. At alam ko na hindi ka magiging masaya sa akin. Ano ba sinasabi mo ba, Dong? Masaya naman ako eh. Pero mas magiging masaya ka pag pinakawalan kita. Ano ka ba? Badong, bakit? Masaya ako, hindi mo nakikita. Hindi kita naiintindihan eh. Sinag, sandali lang, sandali lang. Napakawalan na kita, ha? Maghiwalay na lang tayo. Mag-break na tayo, Sinag. Batong bakit? Yung ano ba yun? Yung kiss ba yun? O si Benji ba? Yung pag-iwas ko ba sa kiss mo? Alam mo ba dong, kung nagsiselos ka kay Benji, hindi ko na siya kakausapin. Pangako yan, iiwasan ko na si Benji. Promise ba dong, huwag mo naman gawin. Batong alam ko naman nagkukulang ako sa iyo eh. Pero ayan mo naman akong bumawi. Hindi mo na kailangan bumawi, Sinag. Pakinggan mo ako, ha? Batong naman eh. Para sa'yo na rin to. Para masundan mo na yung puso mo. Ano? Gusto ko lang makita yung ngiti mo. Yung totoong ngiti mo. At alam ko hindi sa akin manggagaling yun. Hindi ka magiging masaya sa akin. Ano naman? Masaya naman ako eh. Ano? Ano eh? Ano naman? Masaya naman tayo. Ano? Sinag, huwag ka na umiyak, please. Huwag ka na umiyak. Uulitin ko, gusto ko lang makitang masaya ka. Ikaw, paano ka? Huwag mo ako intindihin. Bukas magiging okay na ulit ako. Kaya bukas mo na ako kamustahin, ha? Pwede ko mo makita yung ngiti mo? Pwede. Gusto kong maging masaya ka, Sinag. Basta pangako mo sa akin, magiging magkaibigan ulit tayo, ha? Parang dati. Oo naman.
patungo sa Surya. Ganong sorry. Sorry. Sige na, sino? Magpahinga ka na. Sorry, ha? Salamat din. Kung kailan pa nahulog na ang puso ko sa'yo, iniwan lang ako, sana'y panaginip lang ang lahat ng to upang pagising ko muli. Nandiyan ka sa tabi. Thank you. If you don't like this place, pwede tayong lumipat sa favorite restaurant mo sa BGC. Hindi. Okay na ako dito. Oo, kaya traffic na eh. Pero okay lang naman. Gusto mo ba? Hindi nga. Okay na nga ako dito. Sure? Oo. Okay. Mag-restroom lang ako. No, alright. Trish! Hey! James. Kamusta? We're cool, right? James, I still think we need to talk. Babe, restroom lang ako ah. Then, let's go to your place na. Sino pala siya? Veronica, this is Trishy. My high school friend. Trishy, this is Veronica. My girlfriend. Hi, nice to meet you. Wait lang ha. So, may girlfriend ka pala? Kung sabihin sa akin, may ibig sabihin sa'yo yun. Hindi ibig sabihin na may nangyari sa atin. Tayo na ulit. Look, lasing tayo nun. You're wasted. I'm drunk. We had fun. Nothing more, nothing less. Oh! Trish? Go. Bro, what's up? What's up? What's happening here? Nagulat lang ako. Nandito pala si James. James, it was nice seeing you, ah. So yeah, may date pa kasi amin ng boyfriend ko. Tara, BGC na lang tayo. Sure? Oo, tara. Okay. Nahulma ko na, Mami. Tapos, bumalik pa sa bato. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap tayo makahanap ng tao, ng museum. Okay na, kahit nga bangketa na nga lang sana, di ba yung... Basta kapit lang nila yung magawa ko kahit naman sana hindi pa ako kinala. Para lang mapakita ko sa kanila, mapatunayan ko. Kahit nga si Nana Puring, di ba, hindi naman siya nagkulang ng paglalako ng mga obra ko eh. Pagkatapos si Mr. Salvador, kando na eh. Praso na lang. Bago pa yung isip. Sabi mo nga sa akin, ano ba nagawa ko? May kasalanan ba ako? Meron ba akong karma ko ba to? Hindi ko maintindihan eh. Bakit pinag ng bago? Ano ba hindi nila nagustuhan sa gawa ko? Hindi ko rin alam, Papi. Hindi kita masasagot. Alam mo, Mami, simple lang naman yung gusto kong mangyari.
Gusto ko lang naman na makita nila yung gawa ko. Gusto ko lang naman na mabigyan kayo ng magandang buhay kahit na papano. Hindi tayo susuko, ha? Kung ayaw ni Mr. Salvador sa'yo, sige, hahanap tayo ng ibang tao na tatanggap sa mga gawa mo. Kaya natin to, ha? Gagawin natin to. Bukas, maghanap tayo ng gallery, kahit lilibuti natin ng mga gallery sa Pilipinas. Ha? Basta huwag ka lang susuko. Gusto ko lang pong mag-good night. Okay ka ba? No po. Okay po. Kayo po. Okay lang kami. Sige. Good night. Good night po. Good night tayo. Okay na rin yun, Lano. At least, hindi niya na kailangan magsinungaling sa sarili niya. Hindi niya na dapat lokohin yung sarili niya. Tama na rin yung ginawa ko eh. Na nagparaya ako. Kahit sobrang sakit, ginawa ko pa rin. Alam ko si Benji pa rin talaga yung mahal niya eh. Kahit anong gawin ko, hindi niya ako tinitingnan na parang nakikita niya si Benji. Iba yung tingin niya lang eh. Ibang tingin niya kay Benji kaysa tingin niya sa akin. Hindi ganun eh. Mahal na mahal ko siya. Pero kailangan niya magsinungalingan sa sarili niya para ipakita niya sa akin na mahal niya rin ako. Ayoko na noon. Kaya nagpaparaya na lang ako. Kahit masakit. At least, alam niya kung gaano ko siya kamahal. Yun ang importante. Grabe si Badong, no? Grabe yung pagmamahal niya sa'yo. Mahal ko rin naman siya, Beshi. Pero may pero. Dahil mahal mo siya bilang kapatid. Mahal mo siya bilang kaibigan. Diba? Kapatid mo nga ako. Kaya ba hindi mo kayang magmahal ng iba? Kaya mo, hindi malagay sa puso mo si Badong. Kasi si Benji ang laman niya, ano? Hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niya. Mahal ko siya eh. Nakakainis, no? Bakit siya pa? Kahit naman na alam kong hindi kami pwede kasi meron siyang mahal na iba. Ayoko naman na manira ng relasyon.
Ayoko rin makagulo. Alam mo, Beshi, mahal ko rin naman si Badong. Kaya ko naman siyang mahalin eh. Siguro, konting panahon lang. Konti lang matututunan ko din. Pero, Bessie, hindi ganun yun. Kasi pag ginawa mo yun in the end, pareho kayong hindi magiging masaya. Hindi mo talaga matuturuan yung puso mo kung sino yung dapat mong mahalin. Pwede ba ang aso sa puso? Pero ang sagot dyan, aso. Kasi ang puso daw, mayroong sariling isip. Tao. Yung kahit anong turo mo, hindi ito makikinig sa'yo. Hindi mo siya pwedeng i-train na magmahal ng kahit sino. Ang unfair, no? Kasi madalas, yung mahal tayo, nabaliwala natin. Tapos yung mahal natin, binabaliwala naman tayo. O kaya, hindi pwede maging tayo. Iniisip ko tuloy, lagyan ko na lang kaya ng leash yung puso ko. Makasakaling mapasunod ko sa mga gusto ko. Este, gusto mo, caller. Hindi ibig sabihin yung nangyari sa atin. Tayo na ulit. Lasing tayo na. And you're wasted. I'm drunk. We had fun. Nothing more, nothing less. Si James pa rin ba? I hate him, ma. I hate him so much. I hate him. Dati naman okay ka na eh, di ba? Siguro naman ngayon, alam mo na kung anong klase siyang lalaki. Wala siyang kwenta. Kalimutan mo na siya. Wala siyang kwentang tao. Kung baga sa kate, nakamot mo na, tama na. Kay Benji ka na lang. Doon ka sa lalaking hindi ka babaliwalain. Papahalagahan ka. Focus ka na lang kay Benji. Ikaw din, kapag nawala siya sa'yo, pagsisisihan mo yan. Kesa umiyak ka dyan, mag-isip ka ng paraan kung paano ka papakasalan ni Benji. Nang matapos na rin lahat ng problema natin. Kaya naman pala, hugot na hugot ka kanina, Sunshine. Eh, fresh na fresh pa pala yung mga sugat na mga nakaraan. Uy, grabe ka. Wala nang sugat, wala nang sugat. Friends na sila. Friends na kayo, di ba? Pero bilibak kay Badong, ha? Yung mga ganyang klase ng lalaki, pinapatayuan lang revolto yan. Bakla ka, may seksyon na nga si Badong, eh.
sa mababang paaralang elementarya. Rizal, Bonifacio, Badong. Ganun. Ikaw talaga. O sige, yung highway. Eto, patayuan na lang natin ang highway. EDSA, o palitan ng Badong. Bakla ka. Para makakamove on yun. Ano po? Bumper to bumper? Ay, nako. Puro kay biro. Eh, nagpapasaya lang naman tayo kay Sunshine, no? Ay, parang di naman sumasaya eh. Hindi, Bessie. Na-appreciate ko naman kayo. Anyways, eto ha. Seryoso to, Sunshine, ha? Siguro, para maka-move on talaga si Badong, kailangan makita niya na nag-move on ka rin. Yung parang pareho kayo. Wow naman! Nakakapag mo yung presensya ni Tita Mel. Nag-jumubis at tsumaka. Ang ganda mo eh! Ganyan eh. Alam mo, siguro, bumapa ka ng formalin. Going back to you, Sunshine. Eto, this is a gift of freedoms. Huwag mong sayangin, please! Agree ako kay Mema. Ngayon, may freedom ka to choose kung sino talaga ang tinitibok ng puso mo. Yun lang, if ever. Pre ba yung gusto niya? Ben, ito na yung hinihingi mo. Uy! Bench! Ito na yung hinihingi mo. Ba't tulala ka na naman dyan? Ben, iniisip mo na naman yung gagong James na yun. My friend, ikaw yung mahal ni Trish. Alam ko naman yun. Eh, ikaw. Siya pa rin ba? Jason, saan na naman galing yun? Bro, sa totoo lang, ever since yung kiss at yung bonding nyo ni Sinag, nag-iba ka. Ako yung best friend mo, hindi kita i-judge. Pero feeling ko lang, may feelings ka pa rin para kay Sinag. Tama ba? Tama. Tamaan ka sa akin eh. Babe, Jace. Hey, babe. Ay. Oh, pakiramdam ko ha. Parang tagal natin di nakita. Kaya yan, bumabawi ako. Ano to? Para kay Tita Amanda. Eh? Wala ka pa? Eh, mauna na ako, boss. Go, go. Ikaw, kamusta ka naman ngayon? Okay naman. Good morning po, sir. Ito na po yung lahat ng list ng mga kakilala niyo pong mahilig po sa painting, sculptures, and art, sir. Pati na rin po yung may-ari ng museums. Good. I want you to call all of them, one by one. Oh. Tell them, meron akong gustong taong ipaban sa kanila. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Tingnan lang natin kung hindi pa matuto ng kagandahang asal ang Teddy Obispong yan. Yan nga ho pala yung mga gawa ko. Anong pangalan nila? Teodoro Obispo po. Teddy na lang ho. Ay sir, pasensya na. Hindi kami nag-exhibit na hindi kilala. Ko ng pinuntahan. Pero wala nga nga. Ewan ko ba? Pag naririnig nila yung pangalan ni Teddy, akala mo sakit na pinandidirihan? Back to zero na naman kami.
Kala ko magbabago pag nagkaroon kami ng agent. O yun, may agent. Wala rin naman nagbago. Eh, bakit ba pabigla-bigla yung... Sino ba yung mama yun? Yung Mr. Salvador. Yun. At kaya hindi mo subukang kausapin? Hindi ba ikaw nagsabi na nabigyan ka nila ng pagkakataon? Oh, eh baka maulit yun. Oo nga, no? Sige, susubukan ko nga total. Wala namang mawawala kung susubukan ko, eh. Mm-hmm. Teka, maiba ako. Nagkausap na ba kayo ni Sinag? Tungkol saan? Ah, hindi mo pa pala alam. Nagkahiwalay na silang dalawa ni Badong. Ha? Hindi pa naman tapos ang lahat. Eh, ang bata niya pa ni Badong? Siya kayong pag-ibig. Nandiyan lang yan sa paligid. Naghihintay dumapo sa tamang tao, tamang panahon, tamang pagkakataon. Parang butterfly. Tala, huwag kang makachismis dyan. Lovely problem yun. Huwag kang mag-alala ate, wala kami narinig. Wait, ako nyo sa'yo. Eh, kung hindi man kayo ni Badong ngayon, di naman natin alam, malay ba natin, baka sa future kayo pa rin dalawa. Pero nak, dapat laging bukas ang puso mo para mahanap ka pa rin ng taong talagang tinadhana para sa'yo. Ha? Pasensya na, ah. Masawa mo, eh. Parami nang inom. Naglasing na naman. Ay. Sige. Relax lang kami. Gusto ko lang makalimutan yung pangarap. Pangarap ko. Pangarap sa pamilya. Tapos wala naman. Hindi naman nagtuloy. Pati exhibit. Iksi. Tay! Sol po. Tay, di ba nga po sabi ni Nanay, di ba daw po tapos ang lahat? Eh, malay nyo naman kung makumbinsin pa natin itong si Mr. Salvador na i-continue yung exhibit. Oo nga, Tay. Ipapakausap natin kay Ate. Grabe kayo na convincing power niya. May pag-aasa pa po sa mga exhibit-exhibit na yan. Mukhang kulang pa eh. Sige pa. Mm. Laban pa? Mm, laban. Laban yan si tatay. Tay, tama na. Tama na, Tay. Sinalasing na po kayo. Baka naman sinabi ni Sinag na may iba siyang mahal kaya nakipaghiwalay si Badong. Baka ikaw yun. Posibleng mahal pa ako noon. Nasaktan doon si Sinag. Bro, walang sugat na hindi gumagaling. May nakausap akong staff kanina sa Sining Filipino Exhibit. May nagpakansela kay Mr. Salvador na exhibit mo, Vicente Rosales. Bakit ba ang damot ninyo? Isang pagkakataon lang naman ang hinihingi ko. Hindi lang naman para sa akin to. Hindi para sa pamilya ko. Bakit pa wala kayong puso? Masa na kayo niya na ni Sinag? Naghiwalay na ako ni Sinag. Mahirap talaga ipilit ang mga bagay na hindi talaga dapat. Mahal kita pero paano? Kung alam mong yung paano na yon, pwedeng pagsisihan mo. Na yung paano na yon, kapag nasagot mo na, hindi mo na pwedeng bawiin pa. Kung pwede sana, wala nang paano. Magtapos na lang sa... Mahal kita. Sa mahal kita at mahal mo rin ako.